Napoli. Yes, Sir Glenn, good morning. Sir, good morning, Liha. Yes, sir. Good morning, Tanan. We have thousands of listeners karon kay. We are also broadcasting worldwide. Ayaw. Big time na kay ka. Sama sa kagwapo ni mo. Una sa tanan, sir, unsay mga maayong proyektong dinagko mura na nadungog na ko nga daghan mo mga proyektong dinagko nga gi-implementar last year o this year? Yes, sir. Karong sunod semana, sir, natay project nga mahuman. Ah. Kining atong bagoong taxiway. Wow. In fact, atong gi-invite si Secretary Tugadi moari ni February 18. February 18. Karong 18. Sa sunod semana. 8 days from now. Kay waiting na lang ang schedules niya o depende na lang niya o madayon siya kay tanan naka-ready naman. Now, mao ba ni ang gigastuag 2.5 billion pesos? Dili pa ni siya, sir. Kuwan siya ang cost niya is 223 million. I see. Ang purpose ano niya, sir, nag-add taong taxiway sa Jinab area. Kay if you will, may imagine mo runway, magamit bitong gagbay ng eroplano, bulan sa runway. Dugay man kaya maka-exit, sir. Oh, bitaw na. So, tungod kay dugay maka-exit, maghuwat ang dagkong eroplano. So, atong ibuhat, nagbuhat ta og taxiway tunga-tunga. Nga modritso dayon sila sa Jinab area. So, iniglan nila kay bugbo ro man kay na sila kinahanglan nga area, sir. Nga distance ba. Iniglan nila, modritso din sila gliko pa doon sa Jinab. Makalad na po ang dagko. Wow, pagkanindot. So, sa ato pa, nanay, kuan, nanay, pagpinig, gipinig na itong gagmay at ito landig, o niya, at tutog pa, o niya, ang mga dagko, diya po dire. Ipos niya, sir, niya. In fact, dire man sa Secretary Tugadi last month, if you remember, with Director General sa CAAP, si Jim Sijongko, naingan pag siya nga, ang kanindot ang inyong taxiway, kaya actually, pwede ganig ang mga aeroplano gagmay, dinhin na mga lupad. Mato nga, ato lang sana, secret lang sana na to, kaya kita pa may nainana, sir. Kita pa yung naka-idea na. Ato na lang secret to announce. Kaya ilang, sundong manday na nila. Kaya actually, ano niya, sir, first time pa ni madungog sa Cebu. Ang naibawaan nila, natay si Carlanue Gihimo. So, nisunod na yun ang clerk. Sunod-sunod ba na sila nato? Okay. So, natay si first runway, natay second runway. Pero wa sila kay Bawang, nagkani atong Jinab taxiway, ika-third runway ni siya nato. Wow. Pero ayaw lang sa, secret lang sa nato, kay manunod ba na sila? Isikrito na lang natong announce. Kito lang itong announce. Kita pong may naaana. So, may tabuan ni sir, ang tanang dagko, first runway o second runway. So, pwede man na siya magdungan. Like, ang sa tunga, ang first runway na to, tanan, lupad. Ang tanang landing sa second runway. Ang Jinab na to, kaning usang gagamay nga taxiway, dito ang mga gagamay. Iyahay po dito. So, ang capacity na to, dako kayo tagkuan, flying ba, sa usage sa to sa runway. Pagkanindot. Now, pinatoy ka to, 220, kining taxiway? 220 million? Ang, yeah, second runway, nagsigot na naman dito na to. Kanisang sa atong second runway, nagsugot ta February 2020. Last year. Ang ato ang, target date ano niya, completion date is May 2022. Pero atong targeton sir nga mahuman ni February kay mag-inaugurate February before pa ang eleksyon. Sa ato pa makatambong pa si President Rodrigo Duterte. Kay kita pa yung una ano niya nga parallel siya ang second runway. Naawato na po na sa iya, sir. Mao lagi. Sige kag-interview niya. Madungga na po ni dito. Ilan na po ni Kupiaon. Ato na lang so, naisikrito o announce. Moto, nanguta na si Secretary Tugadi pag-ari niya last month na how will you do that daw na madali. Ako sige nito, sir. Ang gagawin namin is that we will add more equipment, another set of teams,
Now we'll do the other works kaning connecting ba between the runway 1 and runway 2. Lahi ang grupo mo trabaho na lahi sa tong mo focus sa runway 2. Kana. So simultaneous ang construction na to. Dili ta ingon nga maghuwat. Oh. Okay, this is our pride. Pride this sa Cebu. Tinood. So yes. Money it cost us 2.5 billion. Sa MCIA na yung funds, sir, pundo na sa MCIA. Kaya kung maghuwat na sa national government, ay lang sabag yapon nila. Oh, ilang sabag. Huwag yapon tayo ba? Maabot, sir. Mapariha ta sa Manila nga si Kwate na perme. Di ba? Now, is it true nga ang 2.5 million was part of the 14.4 million nga gibayad sa GMR Megawide? Yes, sir. Ang... sa 14.5 billion, sir, ang nabilin sa MCIA, ana, is only 5 billion. Uy, kagamay. Tuas national government, tanan. Tuas BIR. BIR, dividends. So, ang atos ang ibuhat, di man pwede, sir, nga ang GMR Megawide, ilang improve ang Terminal 1 and 2 para to accommodate many passengers. But, dili sa tamo, tabang nila. Kinala atong facilities ato pong improve. Kay. Oh, yes. Diba? Oh, tinood. Yes. When tawag po ng terminal, may magpulupad sila from Manila to terminal. Muagi, magiging sila sa ano eh. Oh, tinood. Yes. Oh. Dagan na bang nag-ingon nga, bisan ko notood sa lockdown, bisan sa nahitabo karong pandemya, ang mga proyekto kuno sa MCIA nakatabang pod pag-revive sa ekonomi kay ang mga construction workers diya napay trabaho. Yes, sir. Padayon kita, sir. Bahala nang mag-COVID, sir. In fact, pag-COVID, sir, gamay mang flights. Naaman, di magita pwede mo sira, sir. Bisag ECQ pa, di pwede. Kaya mga cargo, ang mga tambal, ang mga pasinti taon nga maglisod na. So, kinala na tag-airport to do that. So, pero gamay na lang flight. So, atong ibuhat, atong ipaspasan ang trabaho. Diba, maayo, no? Di na ta mag-runway closure kay wa may tao ang runway. Sa tupad, double impact. Ma-improve ang facility sa MCIAA and at the same time, makatabang pag-revive sa economy. Di ba? Yes, sir. Oh. Oh. Revive yun. Kaya mga suppliers sa nila, naaman. O mga on man sa sila. So, mga tindahan, mahalinan po. So, tinood. Now, what happened sa inyong mga lighting systems? Oh, ang lighting na to, sir, humana man ta sa perimeter lights na to. Umuagi mo dire sa Jinab Road kung gabi, hayag kayo ta. Wow, pagkanindot. Sa tupa, double impact yapon. Natabangan sa kahayag ang airport Jinab, nakatabangan po sa kahayag ang Dos Luyo, mga tao. Ang kami amo ang, sir, CCTV na to, ato ming gilibot po ng entire airport. Na-stop lang ni siya kay Muagi magunta sa Air Force. Unya, CCTV ba yun sa Air Force, sir, kay security reason ba? Tinood, yes. So, muna nga, ato na nag-negotiate nga, lakangan lang sana sila. Ato ni siyang, ang ato mag-goang command center will be in our new corporate building. Mahuman sana na to karong March. High-tech ay ni atong ang, sir, ang corporate building ninyo naa katong Silangan Hotel sa una, no? Yes, sir. Wow, pagkanindot. Kung makakita ka ni Niguman, sir, dito ka makaingon nga government building ni. Mo nang proud ta ni, sir. Sa to pa, wa masagol ang administration building na mga empleyado o ang terminal building gilain na gyud. Lahi na kani ato ang bag-o ni corporate building na to. Sa to pa, ang mga opisyal o empleyado, admin sa MCIA, gikan sa Cebu, diretso na sa building, di na mo adto sa kuan, at terminal. Dili na, sir. Ari niya ito, sir, inaugurate ano yan kay, naapos si Secretary Tagadi, kailangan ka siya sa ano. Muanha ko kay makikbiso-biso na po ko. Kaya, pag-discuss mo ko rin sa board, if you will remember, sir, naaman tayo admin building, time pa ni General Yap, gawa mo kumna. Ako, pag-abot ako after naman to. Pero ako, against ko, ana, kay bisag mahumana, di man takakita sa terminal. Tinood. Si Bakug magsunog na ang terminal, natabunan man sa waterfront. Tinood. Yes. Oo na nga. Pero karon at bang na, murag na sa strategic area.
Potong ko nga, antari ta sa strategic yun nga, magkapi-kapi ta diha, or magtrabaho ta, makita na yun na ito, si bako na emergency, na tay information da yun. Yes, tinood ka. Sa ito pa, maka-expect ta og world-class administration building. Ah, nindot ka ni sir. Ano sa ama na mahuman? March ato ang target ani niya. Next year. Ato na pong invite si... Ah, March this year? Karon ato ang invite na po si Secretary Tugabe kay wow, siya na po ang mo-regulate ani. Bila may gigasto ani, sir? Kuha na siya, sir. Ang cost ana is 732 million. 732 million. Ang akato sa una, nagastuhan to 100 million kape, no? Nawa, matuman. Oh, wato mahuman, sir, kay gibid out to nila 80 million ra dayo ang funds nga gibudget ato, gibid out nila og 120. Uy. So, na problema sila ni ID balik pagbalik sa board. Kailaman ta ni Gobernador Gwen, di man gilahan na ng mga inyon ana nga piecemeal bitaw. Ayan gusto unsay kwan, klaro ba? Kung na building niya, ni-commit ka nga mahumana na, huwag man dahil. So, moto nag-gubot-gubot sila. But ako personally, di sa kuganahan nga, maon anhami niya mag-opisina. Okay, kung ano yung tabunan lang yung sulutan pa. What a view. Bitaw, no? Punya, lapad na magkunupod ang mga access road. Diya, ipalapda na. Oh, yes, sir. Palapda na ito. Atong mga, ano, tanan na itong facilities, ongoing na itong trabaho ron. Bantaya na ito, ongoing ang construction. Nakotay plano, sir, nga ato na siyang palapdan, in fact. Para mas dagpo pag yun ang plano nga makaland dito. Pila may gigahin para sa Bantayan Airport, Santa Fe? Sa kanang pag-widening pag yun, ana, sir, mga ayot sa national government, ana. Kay, para po sa kuan ba, para legacy project po na under sa Duterte administration nga, makatabang po siya dito sa kuan, Bantayan na ito. Tumot sa ekonomi dito. Yes, on the other hand, gitawgan, so wapang mamatay ito si Congressman Binhon Salimbangon, gitawgan ko niya nga, ning sugot ko no ang DOTR nga magtukod og airport sa Medellin side by side sa iyang gipropose nga economic zone. Unya, doon naman ito nigawas nga report nga ang taga MCIA, taga DOTR, nag-survey dito sa Medellin. What happened to that? Yes, sir. Nag-meeting namin ni Ma'am Janice sa Limbangon about ana. So, naamang sila i-budget na set aside sa DPWH. Moto siya i-construct, sir, road going to the new airport in Medellin. So, isekreto lang yan po na ito. Mag-groundbreaking niya ta diha. Atong schedule is April after Holy Week na lang. Wow. For the airport. Wow, pagkalindot, ana. So, ang every week man may mag-meeting, ana, ang DOTR is always following it up. Ala na may master plan for the Medellin Airport. So, I told the engineering nga, let's submit the, kuan, the master plan, this come up with the budget. Kaya ako ha, I have a strong feeling nga, si Secretary Tugabe will really want nga mabudgeta na before siya mo step down. Kasi siya magin mismo mo magsigig follow up. What's the update? Yeah, mo to explain ko kay ang problema mo sa Medellin, sir, walay klaro asa na pitag yun ang kalang airport nga area na to. Di mo siya pwede nga tuduol lang nga diha. Mo to ni hangyo ko sa taga LGU dito with the DPWH nga. Sukdi na na, butangin boundaries, and then kami sa amo ang team with together with Kaap, mamalik na dito, amo nang i-plot asa dapita ang runway, wow, asa dapita ang terminal, asa dapita mag-fence, asa dapita ang roadway. Pero secret lang sana, sir. Secret lang yapon. Okay, secret lang yapon. Okay, basig awaton. basig sundo na po. Now, I was mouthing alin yan kay sa wapa mamatay ito si aning Congressman Salimbangon, nintawag ito na ko nga, ili, kay bao baka nga wapay lockdown, ma-finalize na ning tanang economic zone kay approve ni President Rodrigo Duterte, approve ni PISA Director General Charito Plaza, unya approve pag yun ni Secretary Tugadi sa DOTR. Kay nga no, kung matukod ni deployment of economy ni from Metro Cebu to Northern Cebu and then plus transportation. Mga yun, sir. Minut ako kayo nagtabang, sir.
In fact, ako nang i-explain nila nga, kani mga, di ba, ang maps na to dere sa Mactan duha, maps 1 o maps 2, daghan gig kayo yung gusto mo, ma-priority gig sa mga mo locate, anhi din hi sa duha. Ano na pag ito 3 day, kaning sa clip. Ako nang ipungunta na nga naman, nga interested man mo aning din sa Mactan, nga daghan mga kayong areas, at mo sa Balambandi, at mo sa asa pa ng mga lugar, Argao, mga Malagyo ba? Ang ilang explanation, sir, is that ang ilang mga nasa mga parts, dahil equipment, within one day, makuha nila, within one day, mapadala nila. For example, nasa part nga, nagubabar ng ilang machine, ilang orderon sa ilang Hong Kong, ipadadiha, the same day, makuha nila, bitaw, gamit na ma-install na nila. Kung tuwa sila sa laing lugar, di sila kabuhat, ana. So, muna advantage na to. So, once natin airport sa Medellin, tapad sa economic zone, dako kayo ang ang advantage. Ana. Daghan ang interesado nga muabang diha. Oh, bitaw, no? Ana, ingon si Congressman Salimbangon, si Ma'am Janice, kanako ako'y duha ka golf course diha. Na? So, kanang mga tag-iya sa mga economic zone, mga locator sana, mag-golf man na, so pabor kayo ng imuhang location diha. Na kuno diha ang kinadak ang golf course. Oh, pagkaanhaan na sir, pero magduwa unya pa. Magduwa, di pata ka mao na. Ganahan ta mong practice ana, pero mao na good marketing na. Among silingan expert sa golf pero inom lagi tong pagka-golf. Oh, mao sad. Golf, golf, golf. Mao na. Daghan tag kwan gi paabot nga projects. We are doing our best nga makuha na yun, masatisfy na to. Tinood, so, no? Wala sir, ang next step na to sa Medellin, kapag akong ngayon nga mag-groundbreaking ta dito, kaya tayo na yun na magina. And then we come up with the proposal o pilay atong i-budget. In fact, na naman may ballpark figure lang about ato. Last meeting, mga 350 million. Ang sa airport the, alon? To runway, runway, taxiway, kuhan lang ka ng gamay lang gud nga terminal and then fencing. Wow. Ato man lang gi-pattern sa bantayan, sir. Wow, pagkanindot. So, mo na akong gi-explain ni, in fact, kato si gobernador dito sa bantayan, si Congressman Salimbangon, mo na akong gi-explain nila nga, ma'am, ang advantage nato diri sa Cebu is we have the Mactan Cebu International Airport Correct. Authority. Correct. Meaning, once the DOTR will approve of the airport, di na ta moagi sa ilang engineers, ilang architects, ilang planners. Tinood. Kami na ibahala tanan. Nakahimo na tag airport dire. So di na ta magtinagalog, magbinsaya ra ta. Ana kanindot ba kuno og daghang airport like for example, Mactan, Santa Fe, Bantayan o Medellin kay ang mga dato nga magluling hayaw, musakay na lang helicopter or gagmay aeroplano sir. And kuan man lang sir, advantage mo na nila, like bantayan ka, mulupan ka dito. Kung naay airport nga doon, like sa Medellin, safer mo na nimo. Kaya kaso ang bantayan ay problema, balik sa Medellin mo lang. Tinood, yes, tinood yan. Kung Medellin po ka, naay bantayan nga alternative. Tinood. Yay, nag-text dere sir, kung ang tanang opisyal sa gobyerno, pareha pa ni Atty. Glenn Napoli, hayan dugay natang na himong economic tiger. Agay. Kasi kaila na lang ko sir mo na test ni mo na. Ako nang i-trace kin siya ni. Salamat, salamat. Pero mo man lang sir, in fact during sa mga meeting sa to kana maka-attend ko, makaila man jud sila nako kay as Abisaya ba may pagka-bugiro sa tagamay. Ako ginang ikuan nila number one, daghan kay mo plano how to help the Philippines economy. Usa resolution. You give jobs to the people. Tinood. Correct. Trabaho lang. Kanang economic zone, buhatan na dito sa Medellin. Daghan kayong mabenefit. Benefited not only ang nagtrabaho diya sir, sa manufacturing firms, ang mga janitor, ang mga security guards, ang mga tigbaligya pagkaon, hasta na lang mga Bombay nga tigpalinding. Mabenefited. Tinood. Yes. Oh, niya aka na isildo ala sir, that's foreign money. Foreigners man ang mga mo invest diha. Atenaw. Ika nas gawas imong gida dire. So, ang atong mga tao, they don't have to go abroad. Para lang mag-manarbaho ba.
So that's the things atwa. Bitaw no. Mm. Attorney Glenn Napoli ang ka-acting general manager sa MCIAA. Tagaan ka na kong higayon sa imong parting words sa thousands of listeners karon sa yagyagan sa DYRC. Salamat kayo sir sa opportunity. As always no, naaman tay mga projects ato man na transparent man ta always atong biddings naka-live man na sa Facebook live na to. So I always encourage anyone kung namoy nakita or namoy problema mga irregularities na to sa airport, you tell us kay that's the only way nga we can improve. So tabangi lang po, di ba? Dili na ta maghuwat nga kami pa mo siya kay usahay mo di na may makaibaw if you are doing something right nga wa may nireklamo. So right now loaded kayo may daghan mig giatubang kaning COVID lang daan. Grabe ng schedules, ana. Nagsapo-sapo na itong meeting, ana. Katong gahapon, simulation sa vaccine. So, daghan, ang security pa, worried pa taning mga, kuan, mga NPA, kay, oh, kuan ko na sa, deploy sila mga Sparrow. So, everything, sir, problema yun, but trabaho na nato. So, we are also asking some help sa katawahan. Nga, you tell us, if you have some ideas how to make the airport better, mas tindot na kay we can ano we really ano encourage nga ma-inform me about ana maski sa imong show sir di kan ano tell you unsay mga improvement nga ilang gusto sa airport ana ra man kay imo ra man kunti sa no unsay atong buhaton di ba sir yes sir salamat kayo maayong salamat buntag salamat sir sa imong mga listeners ug mga viewers salamat po kayo maayong buntag thank you mauto si Attorney Glenn Napoli, ang acting general manager sa Mactan Cebu International Airport Authority con MCIAA. Nindot kayong iyang mga announcement, no? Ma? O mga kisunan, ay lisuan, dahil sino mga radio kay karong taon-taon.